Alright, mga kabagsik, no? So nandito naman tayo ngayon at tayo nga po ay mag re-renew na ng ating PTC4 or permit to carry. So at ngayon nga po, no, dahil nakita ko yung post na magbabago na yung mga fee, no? At titignan ko ngayon kung nabago na ba yung fee na gagawin niya tang 12,000, yun yung nakita ko sa post ng FEO, no? So kaya ngayon susubukan natin kung magkano na ba at gaano nakabilis ngayon ang PTC4. Siyempre mga kabagsik, ano, sinubukan din nating mag-renew na ng ating LTAF at ng ating firearms, no, dahil nga nakita natin na magtataas pati yung LTAF, no, LTAF registration. So kahit 1 year pa, minabuti ko na iparenew na at makikita ko kung years na nga ba talaga ang LTAF, no, at ang firearms registration. So hintayin niyo lang po yung video ko, no. Napaka-actually, sa totoo lang po, napakabilis ngayon mag-renew ng LTAF, no. Napakabilis po pati yung firearms registration. Okay, so sa susunod na video ko po, ituturo ko rin po, no, at sasabihin ko kung ano yung mga nangyari at naganap nung ako ay nag-renew ng LTAF, no, at ang aking firearms registration. So let's go. At mga kabagsik, no, nung nagpunta ako dyan sa Secretariat Office, sinigurado ko na kumpleto na yung requirements ko, no, para iwas hassle na rin. So ano ba yung mga general requirements? Ito yung form ng PTC, PTC form, na kailangan notaryado na bago kayo pumunta dyan. At actually, di dyan sa labas dyan, meron nagnonotaryo. Ako kasi, nagpanotaryo pa ako sa iba para pagdating ko dyan, okay na. Wala, hindi na ako pipila o hindi na ako magpapanotaryo dyan sa loob ng PTC 4. Kasi naranasan ko rin dati na wala naman kasi dating nagnonotaryo dyan. So, sa labas ako nagpanotaryo. At kumuha rin ako ng National Police. No? Magkaiba po yung National Police sa Local Police. No? Yun po yung sinasabi nila at pinapaliwanag nila. So, National Police po ang kailangan natin sa PTC 4. At drug test. No? Yung accredited po ng krami. O yung accredited na para mabigyan ka ng PTC 4. Okay? So, at yung iba pa pong requirements, hindi po, ano, kung ano yung qualification nyo. Depende yun kung ano pa yung mga additional requirements, kung ano yung qualification nyo. So, ipipopost ko rin po dito kung ano yung mga requirements ng iba. Ano ba, businessman, LEA, senior citizen, or private, or businessman. So, ipopost ko po dito yun, papakita ko sa inyo kung ano yung mga requirements. Pero mga general requirements lang, yung PTC form na notaryado, tapos yung National Police, and drug test. Gano'ng katagal nga po bang inabot ko ng paghihintay doon sa office ng secretariat? Nung after po ng initial evaluation ko, naghintay lang po ako ng 4 hours. No? So, nung pagkatapos ng initial evaluation ko, 12, at naipasa ko doon sa loob, 4 po ako tinawag, no, para makuha ko yung card ng PTC4. So, ganun po ka tagal, pero hindi naman siya ganun katagal. Actually, hindi katulad nung mga nakaraan na almost 6 hours ako naghihintay yata noon. Pero ngayon, ganun lang po, no, 4 hours yung hinintay ko para lumabas yung PTC4 ko. At tungkol naman po sa price, mga kabagsik, same price pa rin po nung kumuha ko. No, hindi pa po siya nagbago. Pero 2 years validity na po yung PTC4 na nakuha ko. Kailan ako kumuha? Nitong Monday, September 12, 2022. No, same price pa rin siya at hindi pa nagbabago. So, swerte-swerte lang. Kaya hinabol ko na. Kaya mga kabagsik, umabol na rin kayo, no, para hindi pa kayo maabutan ng pagtaas ng presyo. So, maraming salamat po sa panonood at hintayin nyo po yung susunod yung video kung paano mag-renew ng LTAF at kung ilang taon na siya at kung magkano pati firearms registration. See you!